What's amazing about you as an actor, Gene, is yung, you know, you can shift from bida to kontrabida. I-share mo nga sa amin, how is that experience when you do bida roles and when you do kontrabida roles? Mm-mm. Alam mo, fortunately, no, ano, Kuya Boy, hindi ko nga rin maintindihan kasi usually nakakahunke. Kung bida, bida, kung kontrabida, kontrabida ka. Mm. Pero ito, napapaglaruan nila, I don't know why, pero I am very grateful kasi ang GMA, hindi ako pinababayaan pagdating sa mga roles. Kumbaga, nag-eeksperimento sila. Hindi, kaya niyang gawin to, kaya niyang gawin to. So ako naman, as an artist, sa tagal ko, 3 dekada na rin ako, Kuya Boy, dito sa industriya natin po. Eh. But it doesn't show. Di ba totoo yun? 3 dekada na. So naano ko siya, basta ang, sa akin lang siguro, yung passion ko sa acting, yung passion ko sa trabaho ko, hindi nawawala. Kaya, kumbaga, kung ano yung binibigay nilang role sa akin, pinag-aaralan ko yun. So, I don't take it for granted. So in terms of attacking, halimbawa, bida o kontrabida, am I hearing you right na pag-role, whether it is offbeat o kontrabida or bida, ginagawa ko ang best ko? Pinag-aaralan ko talaga. Do. At saka gusto ko may bago. Diba, okay. Ang dami ko nang ginawang kontrabida hanggang maski dun sa kabilang network, diba? Yung nagpangako, nag-ano, right. Hanggang sa dumating ako dito, may mga kontrabida din akong ginawa. Iniiba-iba ko siya. Iba yung look, iba yung outfit, may iba yung acting, may iba yung manner. Ang kontrabida, ang pinakamasarap gawing, ano. Dahil? Kasi exciting siya. Pero pwede mo siyang paglaruan. Iba-iba rin ba ang pagsampal mo? Subukan natin. Talaga ba? Yung technique lang. Huwag ano. No, but you know, but is there a technique as an actor? Ang respeto ko sa, lalo na pagsasampalin, ang respeto ko kasi sa kapwa ko artista, unang-una, dapat wala kang accessories. Tama. Kailangan tatanggalin mo kasi ayaw mo na aksidente, masasaktan mo sila. That's right. One. Two, kailangan sukat mo. Kasi hindi naman po pwede pag sinampal ka dito, masakit yon. Okay. Masakit din sa kamay mo. Ah. Oo, kasi para ka nanuntok eh, di ba? So masakit. Okay. Pagka dito kasi matigas. So dito dapat na? Ang sampal, ito. So dapat sukat mo yan. Kahit saan po manggaling ang kamay mo, oh, sukat yan eh. Kahit saan, oh, ganyan. Yan. So dapat sukat. Pero hindi ka mo pwedeng, ang sinasabi ko lang sa co-actor ko, huwag kang gagalaw. Huwag mong i-expect yung aking sampal. Kasi pag in-expect yung sampal ko, kapag nauna yung ilag mo, tatamaan kita sa tenga. Masakit. Mm-mm. So dapat ito lang. Ang natututunan ko dito is that, kaya napaka-complicated po ng trabaho ng isang aktor. Because aside from taking good care, aside from being present in the moment, aside from knowing your lines and your emotions, merong technical aspect na huwag kang gumalaw dahil para hindi ka tamaan dito, dito lang kita. It's hard. Ang hirap. Kaya ginagawa ko para hindi nila expect. Kaya ang line ko is, umalis ka sa harapan ko, tapos sampalin ko. Ang ginagawa ko, umalis ka sa harapan ko. Minsan hindi ko sinasampal ka agad. Kinatahimingan ko. Para hindi niya masyadong. Minsan naman, umalis ka sa harapan ko. Ganun na kaagad. Diba, para hindi niya ina-expect na para hindi siya yung, di ba? Kasi minsan, kahit naman ako, sasampalin, takot ako, Kuya Boy. Nakakatakot, di ba?